What's up mga kaibigan, mga boss. Magandang gabi. Boss Aiden's TV nga pala. So bukas ang i-picture natin na lulutuin is plate yun dito sa Ilocos. Yun po yung ano kasi natin, business natin. Halos every day or 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week tayo nagle-plate yun pag malakas. So may pwesto tayo diyan sa gilid ng highway, so ipapakita namin ngayon kung paano ang pagluluto ng lechon dito sa Ilocos. So tara, ihanda natin yung ano, yung mga rekado. A few moments later. Natin ngayon yung ano, yung mga rekado natin sa paglelechon dito sa Ilocos. Ito yung pampabula natin. Ito yung nilalagay natin sa loob para ano, pampalasa na rin at saka pampalambot sa mga laman. Lalo na yung mga nilelechon namin laging ano, malalaki, nasa 40 to 50 pataas palagi. Ito yung nilalagay namin sa loob, yung dahon ng karimbuaya dito sa amin. Tapos ito na yung mga ano, hinahanda ko na para pagdating ng mga lechonero natin mamaya, mag ano na lang sila, na timpla ko na, lalagay na lang nila. Okay. So abangan natin yung kung paano nila papalutuin, paano namin papalutuin yung lechon. Mamaya babalik tayo pagdating nila. Morning mga kalechon, puntahan natin ngayon yung mga lechonero natin, tumating na sila. Tingnan natin kung ano, paano sila maglagay ng rekado at saka magtahi, paano proseso. Tara. Okay mga boss, nandiyan na, nilalagay na yung dahon ng karimbuaya. Tapos sunod na yung ano, yung mga magic sarap, pork cubes and betsin. Tapos mga dahon ng laurel tsaka bawang. Yan. Ganito po kami mag-lechon dito sa ano, sa Ilocos. Ang subosil lechonero natin, magaling mag-lechon yan kahit anong position. What? Huwag na dumaan ang pauti ko na ito. Parang kamutin natin. Titignan din natin kung paano discarte niya ano, pagtatay. Dito sa amin, hindi na namin binibiyak yung ano, baboy. Yung sa ano kasi iba, binibiyak. Nalagyan din ito sa ano, lalamunan. Leg. Dami. Tapos lalagay na rin yung ano, 7 up. Pampa ano sa loob, pampa lambot ng laman, tsaka pampalasa na rin. Ay, hindi pala 7 up yung gamit ngayon, Sprite. Naubusan ng 7 up. Snack, tatahiin na. A few moments later. Ayan, tingnan natin kung paano magtahi si boss. Ayan, yung diskarte niya, sinisimulan niya sa ano, taas, pababa. Nasa ano lang naman yan, pag tatahi mo na, diskarte mo na yan. Kung saan mo sisimulan, sa baba, pwede rin. Pataas. Sabi nga ni Sid Marino sa Ilocos, sisimulan daw niya sa baba, pataas, sumisid.
Yung si Boss Hill, sinisimulan niya sa taas pa baba. Magtay. Bilis ah. Sanay na sanay, boss. Pag ako niyan, dami pang higpit-higpit. Naka full speed. Bilis magtahi. I-display natin mamaya sa pwesto natin. Mga alas 8 yun, nandun na tayo. Naka-display na tayo. Nabitin yung ano, nabitin yung pantay ko, dudugtuan niya. Mabilis ang pagdahi kasi ano, wala naman ng tagas yan, siguradong walang tagas yan kasi ano, malalapit yung pagdahi. Tsaka pag ano, pag maramihan, magandang pagtahi ng ganyan kasi mabilisan na. Pag marami kasing diretsyon, hindi mo na maano yan. Yung dinudubli pa sa loob, mahirapan ka na. Nilalak na niya. Lock ulit. Tapos hila, putol, and daw ipatsay sa leeg, tatahiin din sa leeg para hindi tumagas yung ano. Sabaw niya. Yan sa leeg, kala mo malambot pero mas matigas pa dyan na ano, balat. Mahirap ano yung karayom dyan sa leeg, lalo na pag malalaki talaga yung lilitunin mo. Kaya ano pang gumamit ng plies para itusok yung karayom. Yan ang gamit namin, tripod. Ganyan yung ginagamit namin dito. So patapos na, punta naman tayo sa ano, sa ginagamit natin kung puling ba o kahoy. Ito ang gamit namin, kahoy. May mga ilan pag ano, pag dito sa Ilocos karamihan ginagamit kahoy. May mga ilan-ilan na rin na ano, na gumagamit ng uling, natuto na rin sa ano, diskarte diyan sa ano, ibang probinsya. Pero pag dito sa Ilocos talaga, ito yung old traditional na ginagamit, yung kahoy. So, balik tayo mamaya pag mag-apply na si Boss Hill ng ano, ng poop. A few moments later. Okay, naglalagay na tayo ng ano, ng cook, mga boss. Cook na rin yung gamit namin. Dati ginagamit namin yung ano, yung gatas na Alaska, yung may picture na bata. Yun yung ginagamit namin dati. Kaso mas mahal eh. Ngayon mas mura na itong cook. Tutunan din natin kay Kaparmer. Yung
kailangan malagyan lang lahat. Napakaganda rin kasi itong cook pag ano, pag kahoy yung gamit mo. Yung camel, yung di pa namin nasubukan kasi no-order pa eh. Wala dito. Camel soy. Nihimas-himas na ni boss yung baboy para ano, maging masarap daw. Sana maaga tayong makabenta ngayon para ano, makapag-relax din. Puro ano na tayo eh, puro hanap buhay na. Trabaho, lechunan, trabaho, lechunan. Sana maaga ngayon para makapaglasing din. Pero hindi na tayo umiinom eh. Pass na muna. Kapag inom na lang ng tubig. Dati nilalagyan namin ng tubig konti yung ano ko, pero ngayon hindi na kami naglalagay kasi mas gusto namin yung kulay ng ano, walang ano, walang tubig. Kaya habang nilalagyan ni Bosil yung ano, yung baboy natin ng pampakulay, puntahan naman natin yung ano, yung kahoy yan. Pinapadigas na para ano, pagsalang mainit na, pantay-pantay na yung ano, pantay-pantay na yung apoy niya para at least mas maganda yung pag ano ng kulay ng baboy sabay ng ano kulay niya. Malalaking kahoy yung ginagamit namin para at least mas matagal maano, malusaw yung ano niya, kahoy. A few moments later. Ano yung ano natin, yung kahoy natin yan, salang na, mga boss. Ganyan dito sa amin. Paglilechon. Yung tripod na dalawa. Mahirap kasi dati sa ano, sa gatas na ginagamit namin. Ganyan. Mga nakasalang na ganyan, mga 15 minutes maglalagay ka ng gatas diyan kan, ang init. Eh buti ngayon yung ano, yung cook nilagay mo na bago ka mag ano, magsalang. Dati salang mo muna bago mo lagyan ng gatas para mas maganda yung kulay. Mainit. Pantay-pantay na yung apoy. Mga ano to, pagluluto niya. Takas ng apoy. Pero gustong-gusto ng ano yan, ng gusto ng cook niyan. Nakas yung apoy mo. Nahanda na rin ni boss yung ano, yung pang tusok sa lubo. Tapos yung pang apply ng mantika, inahanda na rin. Meron kaming ganun, kalawit, pangayos ng ano, apoy. Pag may natumbang kahoy, bababa yan, inaayos. Unti-unti mo na rin lalagyan ng mga nagbabagang ano doon sa ilalim ng ano, ilalim ng ulo. Pero huwag itapat. Yan, ganyan muna yan. Tapos pag mapula na yan mamaya, hahatiin na yan. Hahatiin na yung apoy. Magpupukos na sila sa ano, sa may pigi at saka doon sa may balikat kasi doon yung mahirap ma ano, maluto, makapal. Lalo na pag ano yung bibilhin mo, yung bibilhin mong baboy yung hybrid tapos malalaki pa.
tulad nung ano, nung Pasko at saka bagong taon, malalaki yung inano namin. Kulang pa kasi malakas pag ganung ano, ganung may occasion na ganun, Pasko at saka bagong taon. Mga dalawang pig 70 kilos yung inano namin. Wala pang ano, wala pang apat na oras, benta na lahat yung dalawang ano, dalawang lechon na ganun. Kasi ano, maraming bumibili ng per kilo pang handa nila. Mas marami din nag-order ng ano, buo-buo. And, naglalagay na din ng ano, pinagtanggalan ng ano, maisimos sa likod niya para ano, umapoy din dun sa likod. Mamaya-maya, konti pag medyo ano na, medyo mga 15 minutes siguro, pupunduhan na nila ng ano, ng tusok dun sa mga balat para just in case na maglubo, hindi ma-ano, hindi siya mapupunit. Yung Pasko, halos everyday sila boss na nagdaganyan. Pero ngayon, mga 3 times a week, 4 times a week. Yan, hanggang 5 times a week lang muna tayo kasi medyo, ano, mahirap, ano yan, mahirap magbenta ngayon. Paghirap yata. Pero sa ganitong buwan, malakas pa rin sana kung hindi pandemic kasi, ano, graduation na naman sana, paparating na yung graduation kasi, ano, marami na sanang umu-order ng buo-buo. So ngayon wala. Walang graduation eh. Tapos sakto na paparating pa yung semana. Eh alam naman natin pag semana, parating ng semana medyo nagda-diet yung iba eh. Hindi kumakain ng karne, ng baboy. Kaya ano, tiis-tiis muna. So ayan mga boss, magbabalik tayo mamaya pag ano, pag pumula na at maglalagay na sila ng mantika. Ayan mga boss, magsisimula ng pumula, naglagay na rin sila ng ano, ng mantika. Ayan. Ayan, tapos dapat nakanda na yung pangtusok mo ng lubo para ano, kasi diyan na maglalabas na yung mga lubo diyan kasi nararamdaman na niya yung init sa loob. Tapos pag ano, pag may mga natumbang kahoy papunta sa ilalim ng lechon, nuhan mo lang, tanggalin mo lang. Tapos yung ginagawa ni boss na lalagay ng tubig doon kasi medyo umiinit masyado, so nilalagyan niya doon para hindi ano, magchicharon. Pag masyado kasing mainit, nagchicharon. Lalagyan na siya ng mantika. Kung makikita natin, nagsisimula na siyang pumula. Ganyan po ang pagluluto namin dito. Ewan ko lang dito sa Ilocos kung may iba pang pamamaraan. Marami din siguro. Kami dito sa Busay din state yung ganito yung gamit namin. Old traditional pa rin dito sa Ilocos. So ganyan lang po. Basta dapat nakatutok na yung mata mo dyan sa ano, sa lechon mo pag ganyang nagsisimula ng pumula kasi diyan na rin naglalabasan yung mga lubo, lalo na pag hindi ka nakapagpundo ng tusok niya. Sisimula na yan. Kasi mainit na siya. Ganyan po, discarte nilang pagpaikot para at least pantay-pantay yung ano, yung pagpula niya, sabay-sabay. Kung may makikita kang nahuhuli na, medyo itutok mo ng konti pero wag lang itutok ng matagal. Para at least humabol. Ayan. Paikot-ikot, sabi na nila, pinaikot-ikot, sabi ni Mitoy eh.
yung kanta niya. Ayan. Ano, paikot-ikot lang na ganyan. Ganyan po dito. So, babalik ulit tayo mamaya mga boss pa gano'n. Mapula na lahat. Hour later. So, ayan mga boss. Mapula na siya. So, ang next, mamaya-maya konti. Hatiin na yan yung apoy niya. Gagawing dalawa. Toto, ilalagay sa yung isa tapos yung isa sa may balikat para ano maluto, mag-focus na sila doon kasi doon yung ano makapal. Tapos medyo mataba din tong ano natin, baboy natin, native kasi kaya ano ganyan. Yan. Yan pagka ganyan na ano na lang siya. Ano ka na lang? Alalay ka na lang sa apoy tapos tignan natin kung malutong na siya. Duradong malutong to. Yan, ganyan, ganyan kagaling si Boss Hill magpalutong. Magpatigas. Magpatigas ng balat. So, yan mga boss, babalik ulit tayo mamaya para hindi masyadong mahaba tong video natin. Ayan. Mga boss, kung mapapansin nyo, punti na lang yung ano, apoy, hindi na ganun kalakas kanina. Tapos nahati na rin. Nakatutok na lang sila sa ano, sa may balikat. Tapos sa may kwetan, hindi na masyado. Hindi, ano, kalakas na rin yung ano, mainit na eh. Hintay na lang ng konti. Ano yan? Iahon na. Tapos ihanda na yung ano i-chachap na tapos dadalhin na sa ano sa pwesto natin. A few moments later. Yan mga boss na ano na tanggal na natin dun sa apoy, hinaon na natin, chachap na lang. Yan, dinatanggal na yung mga ano paa. Yan. Tapos dadalhin na sa ano, dadalhin na sa pwesto. Doon na yung mga sabaw. Yan, pagka ganyan na maganda yung pagkatahi mo, hindi matatapon yung sabaw, saka na lang matatanggal yan pag ano na. Tapos linisan na lang. Linis konti, tapos chop. Dadalhin na sa pwesto. Display na natin. Dito na namin kinachop kasi pag doon pa kinachop, medyo matrabaho na doon. Dapat pag nandun na, pa-display na. Pag may bumili na, magbebenta ka na lang. Hindi ka na mag-chop na ano. Pero ito, i-chachap lang. Gagawing 4 na piraso o 8. Tanggalin yung ulo. Gawing 3 yung katawan, ganun. Pero hindi yung i-chachap na malinit, maliliit. Saka na lang i-chap dun. Pag may, ano, may bumili. Saka maliliit. Ayan, antayin lang natin yung dahon ng saging. Tapos, lalagay natin sa lamesa para chop na natin mga boss. Ayan, mga busing kong minamahal, pinachop na. Ayan. Pinachop na siya. So far, maganda. Wala namang dugo. Ilang kilo yan, boss? 2¾. Ulo, 2¾. Yan si Kukod, mesa. Kukod, 1 kilo. Dumawat si Banday, mag-guarantee kung sa rimbuayan, tayo may nakalag.
Yan, doon na mga boss. Happyin lang yan, tapos ano, lagay na sa ano. Usok. Okay, kino na namin para alam na namin yung kalalabasan. 5. Yan na yung ano, yung karimbuan nilagay natin kanina, ano, masarap yan. 4. Four and one four. Five four four one four. So, tapos na mga boss, dadalhin na lang mamaya sa pwesto yan. What's up mga boss, tapos na po yung niloto nating lechon. Ang susunod na gagawin natin ngayon, magdi-display na tayo sa pwesto. Kaya paki-subscribe na rin po tong YouTube channel natin, paki-like na rin at paki-share na rin yung mga videos natin, and then paki-pindot na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga i-upload natin. Maraming salamat mga boss.